Ayan po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po tayo? God so bless po ano, sapagkat nandito na lang po muli tayo para magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. At tayo po ba ay may mga inaantay? Amen. Meron po ba tayong mga inaantay sa ating mga buhay? And ano po ang pakiramdam na may inaantay tayo? Excited. Kung tayo may nag-aantay na ating mga sweldo, or may inaantay tayong pamilyang parating, or nag-aantay tayo sa ating bagong trabaho. Di po ba ang feeling is napakasaya, no? Parang excited ka, no? So, yun po yung feeling, ano po? Then, being a Christian, we are all waiting for the second coming of Christ. Alam po natin yung lahat yan, di po ba? So, because Jesus promised that He will coming back. Sabi niya nga po sa John 14 verse 3, "If I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also be where I am." So, bakit ko po naitanong na kung tayo ba yung minaantay? Sapagkat, ang ating pong pag-uusapan ngayon is wait upon the Lord. Amen? So, let us pray po. Lord Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Muli mo po kami dinako rito upang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, use me mightily and effectively, O Lord God, para ma-deliver ko, O Lord God, ang iyong banal salita, Panginoon. Bless your word, O Lord God, na ito ay mag-penetrate sa puso ng bawat makakarinig, Panginoon. And convict them, O Lord God, na sila, O Lord God, ay lalo pang lumapit sa iyo. Lord, wala po akong kayang gawin, O Lord God. At Lord, empower me, Panginoon, and ikaw ang makita at hindi ako, Lord God. Use me as your mouthpiece, Panginoon, at ang naaway maihayag ko ang iyong banal na salita according to your will, Panginoon. Amen. Lord, maraming salamat, Panginoon, at itago mo ako sa iyong likod ng cross, Panginoon. And Lord, we give you back the glory, the honor, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So sabi po sa Isaiah 40 verse 31, ito po yung ating main text, ay sabi po dito, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Amen? So, yun nga po, no? Being a Christian, what is the feeling of waiting for the coming of the Lord? Tayo po ba'y excited na sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. So, bilang Kristiyano po, no? We are so excited, ano po, sapagkat Jesus promised that He will coming back again. Amen? Amen? So, we want to achieve. What we want to achieve while we are waiting for the coming of the Lord? So, ano po ba ang ating gustong makuha o ano pong ating gustong ma-achieve habang tayo po ay nag-aantay sa Panginoon? So, alam po po na ang bawat isa sa atin ay may gustong ma-achieve, ano po, while we are waiting for the Lord. Amen? And how do we wait upon the Lord? What we are going to do? May mga dapat po ba tayong gawin habang tayo ay nag-aantay sa Panginoon? Ano po yung mga bagay na yun? Ano po yung mga pwede nating gawin pa habang tayo po ay nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon? So, yun po ang ating pag-uusapan sa ating talakayan ngayon. And now, because the result will depend on what we do while we are waiting for the Lord. So, kung ano po yung ginagawa natin, doon po yung nakadepende. Kung ano po yung mga ginagawa natin along the way while we are waiting for the Lord, ay nakadepende po yun kung ano yung ating mga activities. Whether it is personal, sa ating mga personal na buhay, or activities in the church, how we do it. And amen? So, how to wait upon the Lord? Paano ba ang mag-antay sa pagbabalik ng Diyos? Kasi, alam ko naman na naranasan na natin sa bawat buhay natin, in our personal lives, na tayo ay nag-antay. So, ano po ba yung feeling na yun? Pwede ba nating ihalintulad yung pag-aantay natin sa ating mga secular na buhay sa pag-aantay natin sa pagdating ng ating Panginoon? So, yun po yung ating aalamin. Ano po? Excuse me po. How to wait upon the Lord? Do we need to do something while we're waiting for the Lord? Yes.
kailangan po tayong may gawin habang tayo po ay nag-aantay sa pagbabalik ng Diyos. Hindi po tayo basta nakaupo lang at kailan kaya darating ang Panginoon. Hindi po ganun. Dapat po ay busy tayo sa kingdom ng Panginoon while we are waiting sa ating King, sa pagbabalik ng ating King. Amen? Amen. So, for us to be stay connected with God while we are waiting, there are many reasons po. There are many ways na pwede nating gawin habang tayo nag-aantay sa Panginoon. But meron lang po tayong tatlong tatalakayin dito. Ang number one po dito is trust Him and Him alone. At ang number two po is be alone with God. And number three is surrender your life to God. Number one po sabi po dito, trust Him and Him alone. Sabi po sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So ano po bang pagkaintindi natin sa text na ating binasa na sabi nga po dito sa Proverbs, di ba? Trust in the Lord with all our heart and not lean on our own understanding. So ano po kaya ang ibig sabihin nito? Ano po? When we say trust in the Lord, meaning ay let God in control over us. Ibig sabihin, dapat ang Diyos ang may control sa atin. Hindi tayo ang may control sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ay dapat namumuhay tayo according dun sa will ng Diyos, hindi sa will natin. Maaring ito yung gusto natin, but isipin natin, ito ba ang will ng Diyos? Nakakalugod kaya ito sa Panginoon? So, ganun po, yun po ang ibig sabihin na trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Hindi yung sa ating sariling kakayahan lamang po. Ano po? Oh, kaya dapat ganun po. Sabi nga po, trust in the Lord with all our heart and lean not on your understanding. When we say trust in the Lord, we need to involve ang Diyos sa ating buhay. Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. So, we need to involve the Lord in our decision. In every decision na gagawin natin, in every plan na gagawin natin, dapat ay palaging involve ang Panginoon. Ikonsulta natin ng Diyos. Parang ang Diyos ang ating consultant ng buhay natin. Lord, okay ba itong gagawin ko? Lord, maganda kaya ito para sa akin? So, palagi nating i-involve ang ating Panginoon sa bawat gagawin nating decision sa buhay. Ano po? Because sometimes, hindi po tayo nag-iisip, ano? Minsan, sa sobrang excited natin sa isang bagay, hindi na natin iniisip at hindi na natin pinag-aaralan ng mas malalim, hindi na natin pinag-aaralan ng tama, ay naka-base tayo sa ating feeling. Kaya minsan po ay napapahamak tayo sapagkat hindi na natin kinukonsulta ang Diyos. Kasi dapat, sabi nga po, dapat ang Diyos ay siyang may control sa atin. Then, nag-decision tayo na gawin natin to without consulting our Lord, our consultant, ay when we fail, ang sisi po ay nasa Panginoon. Kadalasan po ay nangyayari yan sa atin, ano po? Kapag may mga kinaharap tayong mga problema or something, na nakapag-decision na agad tayo without prayer or kahit anong hindi natin kinonsulta ang Diyos. Pero nung nag-fail tayo doon sa desisyon na napili natin, ay sinisi natin si Lord. Bakit Lord nangyari ito? Bakit Lord ganito? Bakit? Ang daming bakit. Ngayon, pag-reflect tayo, tanungin natin sarili natin, tama ba yung ginawa ko? Bakit ko sinisisi si Lord? Di po ba ganun dapat? Ano po? Nagkukuhan tayo, tinatanong natin ating mga sarili. So, sabi po sa number one, prayer must be first response, not the last resort. Kadalasan po kasi ano, kapag tayo may biglaan na kinahaharap, mabigat man to o hindi, ano man to, personal o hindi, ay hindi tayo, nakakalimutan natin mag-pray. Nakakalimutan natin na konsultahin ng Diyos. Gagawa na tayo, may decision na agad tayong ginawa. May decision na tayo agad ginawa na in-apply na agad natin yung solusyon na naisip natin, hindi natin kinulsunta ang Diyos. Sabi nga po dito, ano, prayer must be first response, not the last resort.
So dapat po sa bawat kakaharapin natin, mabigat man ito o hindi, una natin gawin pray. Mag-pray tayo kay Lord. Lord, ito yung nangyari. Ganito ang sitwasyon. Lord, anong will mo? Ano ang plano mo sa akin? Hindi po yung ginawa na natin yung solusyon na naisip natin, then after we fail, saka lang tayo nung pray, Lord, ganito, ganyan, ganyan. Hindi po ganun. Dapat first response ang Panginoon, hindi last resort. Amen? Sapagkat ano po ah, prayer is the remedy of our worry. Sa bawat pag-aalala natin, amen, sa buhay, sa bawat mga pinagdadaanan natin ay yung prayer po, prayer, pakikipag-usap sa Diyos, yung po ang pinakasolusyon natin sa bawat sitwasyon natin. Amen? Sapagkat sabi nga po sa Philippians 4, verse 6 hanggang 7, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, thanksgiving, let your request be known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. Kaya nga po, no, when we pray, lahat po ng mga worries natin mawawala. Bakit? Kasi i-restore ng Panginoon yung kalakasan, bibigyan tayo ng Diyos ng wisdom na, anak, ito yung iyong gawin. Dito ka dumaan, huwag dyan. Shortcut man yan, pero hindi dyan ang tamang daan, anak. Dito ka, medyo mahirap, pero sigurado ang kalalabasan. Kasi nag-pray tayo eh, humingi tayo ng guidance sa Panginoon, nilid tayo ng banal na Espiritu, tinuruan tayo kung ano ang gagawin natin. So dapat nga po talaga, prayer muna bago tayo mag-decision para hindi po tayo mapahama. Ano po? So because God promised that His peace which surpasses every thought will guard our heart and mind in Jesus Christ, meaning if we are totally dependent to God, we have peace of mind. Because God will give us the rest. Bibigyan po tayo ng kapahingahan ng Diyos kapag palagi tayong nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya nga po, ano, lagi nating isa puso, isa isip, Kristiyano man tayo, hindi. Prayer palagi is a first response. Una muna prayer. Amen? Then hayaan natin ang Diyos ang mag-reveal kung ano ang dapat nating gawin. Then saka natin i-apply yung sinabi ng Panginoon sa atin. Amen? We must totally depend on to God and not to man because man will change. Pero ang Diyos will never change. Amen? Hindi po tayo dapat basta-basta nagtitiwala sa tao. Ito ang binigay na solusyon ng tao. Ito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Pero hindi. Pag tayo nag-fail, i-deny niya, ay hindi ko sinabi yan. Wala akong sinabi sa'yo ganyan. Hindi po. Dapat po, ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon lamang po ang hindi nagbabago. Ano po? Sabi po sa Proverbs 3 verse 5 hanggang 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. We choose to trust God when things is tough. Kapag po talagang matindi yung pinagdadaanan natin, may mga sitwasyon tayo na talagang mabigat. So, piliin natin magtiwala sa Panginoon kesa sa mga tao. Sapagkat ang Diyos, pag doon tayo nagtiwala, safe na safe po tayo. Amen? And because He is the source of comfort when a person is going through a situation that we don't understand. May mga bagay na hindi natin maunawaan sa ating buhay. Naghahanap tayo ng kasagutan na hindi natin makita. Balisan-balisa tayo sa paghanap ng mga solusyon. Pero kapag tayo po'y lumapit sa Diyos, ay bibigyan niya tayo ng comfort, yung peace of mind. Relax ka lang, anak. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ako ang bahala sa problema mo. So, ganun po ang Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen? Sabi po sa number 3, acknowledge God in every aspect of our life. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ano po? Let us involve God in every decision we'll make. In every plan, bago po tayo, kapag nakaisip tayo ng mga plano, involve natin palagi ang Diyos. Sapagkat
God knows everything about us. Alam ng Diyos kung ano at sino tayo. Kasi siya ang gumawa sa atin eh. Amen. Alam niya everything sa atin. Kahit ibla ng buhok natin, alam niya. Kapag tayo may sakit, alam niya kung ano ang gagamutan. Kapag tayo nag-aalala, alam niya kung ano ang kailangan natin. So dapat po ay palagi tayong dumipende sa Panginoon. 100% sa Diyos lang tayo dumipende, hindi po sa tao. Sapagkat sabi po sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Amen? So napakasarap po ano. We make a plan but always ask God if our plan is approved to Him. Lord, ito ang plano ko. Ipag-pray natin kay Lord. Lord, ito ang plano ko. Okay ba sa'yo ito? Approve ba sa'yo ito? Then, malalaman po natin, i-reveal ng Diyos kung ito nga ba ay makakabuti sa atin, tama ba ito para sa atin. Amen? Sapagkat, hindi po tayo pababayaan ng Diyos na mapahama. Sapagkat ang plano ng Diyos sa atin ay napakabuti. Basta tayo lang ay sumunod, makinig, at sundin kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Amen? Sa letter B po, sabi po dito, be alone with God. Ano pong ibig sabihin ng be alone with God? So sabi po sa B1, the Holy Spirit prepare us in our time alone with God. For us not to get weary while waiting the Lord, we need a full trust in God and God alone. Yun nga po, no? Dapat sa Diyos lang tayo nagtitiwala, sa Kanya lang. If we have commune with God, the Holy Spirit will teach us, will give us wisdom, and restore our strength. So, para hindi po tayo mapagod habang tayo ay nag-aantay sa Panginoon, so, dapat nandun palagi yung communication natin sa Panginoon. Sapagkat minsan, sa bawat pag-aantay natin, ang tagal-tagal na napagod na tayo, so, manghihina na tayo. Pero kung tayo po ay may regular na communication sa Panginoon, babad tayo sa salita ng Diyos, nagpipray tayo palagi sa Kanya, nagkikipag-usap tayo palagi sa Kanya, yung mga panahon na tayo po ay nanghihina, God will restore ang ating pong kalakasan, yung strength natin. So, hindi tayo makakaisip na sumuko. Sapagkat ibabalik niya yung lakas natin, yung lakas na naramdaman natin nung first time na nakilala natin ng Diyos. Ibabalik niya yun doon sa time na tayo po ay nanghihina. So, napaka-importante po yung pakikipag-usap natin palagi sa Panginoon. Yung regular na pakikipag-usap natin sa Kanya. True prayer po. Amen? Sabi nga po sa Galatians 6 verse 9, let us not be weary in doing good. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, isipin po natin palagi, ano? Matagal man dumating yung ating mga pinag-pray, tayo man ay nagpapagod sa ubasan ng Diyos, pero huwag po tayong sumuko. Huwag po tayong maghina. Sapagkat sinabi po rito, darating ang araw ay ating aanihin yung ating mga tinanim, yung ating mga pinaghirapan. So, yun po ang atin palagi nating panghawakan. Amen? Sabi po sa number 2, sa B2, help us to focus to the solution instead of the problem. So ano po ang ibig sabihin niyan? Sabi po, trust in the Lord will give you sound mind. It will help us to focus on what we are doing. We can think a better solution to our problem. So, ang Diyos po ay kapag tayo minsan ay na-out of focus na, instead na ito ang dapat natin gawin. Dahil may mga distractions sa paligid natin, hindi natin maiwasan na ma-out of focus. Minsan, may magandang dito na ino-offer ang mundo. So, nag-reroute tayo. Imbes na doon yung ating pupuntan, dahil dito may magandang ino-offer yung mundo, ay na-out of focus tayo. Amen? Pero, kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos at nandun palagi yung ating mga gawain na makalangit, yung mga communication natin sa Panginoon ay intact, nandun palagi, nagpipray tayo, nakikipag-usap sa Kanya,
Ma-out of focus man tayo po, muli tayong ibabalik ng Diyos sa tamang daan nating tatahakin. So, ibig sabihin, hindi po tayo maliligaw. Amen? Sapagkat tayo po, kapag tayo po ay naligaw, ay baka wala na tayo doon. Dumating man ang Diyos, wala na tayo doon sa inaasahan ng Panginoon na dapat ay nandun tayo. Kasi naligaw na tayo na mali na yung ating dinahanan. Amen? If you are focusing on Jesus, we are able to stand firm in the midst of trial while we are waiting for the Lord. We are not affected of what happening around us. So, when we are just focusing on God, kahit ano pa nangyayari dyan sa paligid natin, hindi natin napapansinin eh. Kasi meron tayong isang goal. Diretso. Sorry po. May goal tayo na dapat gawin. So kahit anuman yung mga ino-offer ng mundo dyan, kaliwat kanan, hindi natin yan papansin. I-ignore natin yan sapagkat alam natin yung ating dapat gawin, alam natin yung goal natin na yun ang dapat kong gawin hanggang sa dumating ang Diyos. Amen? So, napaka-importante po nung focus natin ay ang Panginoon lang. Every time na tayo po ay nangihina, tumingin lang tayo, focus on Jesus. Sa cross, kung ano yung ginawa ng Panginoon. Sa cross. Amen? And ibabalik niya po yung ating kanakasan. Amen? Sabi nga po sa Colossians 3 verse 2, set your mind on things above and not on earthly things. Amen? So dapat ganun po palagi ang ating ginagawa. Yung mga makalangit na gawain para hindi po tayo humihina. Amen? Because all things here on earth are all distraction for us if we don't know where to focus. Therefore, only focus on Jesus. So, si Jesus lang palagi. Focus lang tayo sa Panginoon palagi. Hayaan nyo kung ano man yung ino-offer ng mundo. Kasi lahat ng i-offer sa atin ng mundo is all distraction lang yan. At temporary. Maaring masaya ka ngayon ng ilang araw, ilang buwan, ilang taon. Pero, after that, babawiin niya nung nagbigay. Sino yung nagbigay? Yung kaaway. Amen? So, huwag tayong pa-distract. Focus lang po tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen? At sa number 3 po, sabi po dito sa B3, clear our thinking so that we can make right decision. So, ano po ibig sabihin? In everything, we must involve the Lord. Ask for wisdom for us to make a right decision. Palagi po sa bawat decision, sa bawat plano, involve palagi natin ang Diyos. At ang Diyos palagi ang magbibigay ng tamang kaisipan sa atin upang magawa natin yung tama at hindi makakasakit sa ating Panginoon. Because sometimes we deceive with our own knowledge. Ito po minsan ang mahirap, no? Pag tayo po ay sobrang matalino, sobrang maraming alam, ay minsan nakakounter natin yung katotohanan, you know? Minsan na yung simpleng bagay, hindi natin pinaniniwalaan kasi sobrang tayong katalinuhan, ang dami nating nalalaman. Kaya po ano, nadideceive tayo. Nadideceive tayo ng ating karunungan, which is, hindi naman pala yun ang gusto ng Diyos. So kaya, na ang nangyayari, now to focus tayo, nawawala tayo sa tamang dapat natin gawin. So huwag po tayong madeceive. Hindi po masama na ikaw ay maging matalino. Hindi po masama na ikaw ay maraming kaalaman. Pero, gamitin po natin yon para sa Panginoon. Para mabigyan natin siya ng glory. At hindi tayo maligaw. Therefore, we need to ask guidance palagi po sa Panginoon, ano, to clear our mind. Then the Holy Spirit po will teach us sa ating mga dapat gawin. Amen? So, sa letter C po, surrender your life to God. At sabi niya po dito, God is sovereign, meaning superior superior to all and supreme in power. Amen? So, ano pong ibig sabihin niyan? So, nothing is impossible with God. Alam po naman natin, ano? God is powerful. Wala pong pwedeng makapantay sa Panginoon. Sapagkat lahat po dito na meron sa mundo, may power ka man, may knowledge ka man, hindi po yan makakasapat sa Panginoon. Sapagkat ikaw po ay creation lang ng Diyos at hindi mo siya kayang lampasan o pantayan man lang. Amen? So, nothing is impossible po sa ating Panginoon. When we surrender to Him, God will work sa ating buhay.
Amen. Sapagkat ang Diyos hindi po yan hindi po yan na tawag dito magwo-work out sa ating buhay kung hindi naman natin siya ina-acknowledge. Kung hindi naman tayo naniniwala sa Diyos, paano magwo-work out ang Diyos sa buhay natin? So hindi po 'yun. Kaya po ano, when we are fully surrendered sa ating Panginoon, then ang Diyos ay kikilos sa buhay natin. Amen. God will show an impossible things that we never imagined. Minsan yun talagang miracles eh. Miracles, alam natin. Pero hindi tayo magugulat. Kasi alam natin na ang Diyos ang gumawa nun, nung mga impossible things na yun. So, when we entrusted everything to God, God will perform miracles sa ating buhay po. Amen? So napakahalaga po nung yung pagsuko natin totally sa Panginoon. Dapat walang reservation po. Kapag may reservation pa yan, may mga natitira pa diyan. Hindi makakapagtrabaho ang Diyos sa buhay natin ng 100% kasi may mga sagabal pa. Amen. So kaya napakamahalaga po na tayo ay empty at total surrender sa ating Panginoon. Kahit minsan po ay it is hard from the start sapagkat may mga trials po na tayong pagdadaanan. Pero huwag po tayo mag-alala sa mga trials na yan. Kasi ipinangako ako naman ng Diyos na hindi niya tayo iiwanan. Ang Diyos ang lalaban sa atin. Ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan natin upang papagtagumpayan natin yun. Sapagkat hindi naman po pinangako ng Diyos na kapag ikaw ay sumuko at nagtiwala sa akin, when you are fully surrendered to me, wala na, hayahay na ang buhay mo. Hindi naman ganun yung pinangako ng Diyos eh. Ang pinangako ng Diyos, sasamahan kita kahit anong lakad mo. Hindi kita pababayaan kahit ano pang kaharapin mo. Bibigyan kita ng kalakasan. I will renew your strength para ikaw ay magtagumpay sa bagay na yan. At kapag tayo po ay dumaan ng isang pagsubok, we are blessed. Bakit? Sinusubok tayo ng Diyos kung tayo ba ay handa doon sa ibibigay niyang pagpapala. Kasi kung sa maliit na pagsubok pa lang hindi mo na nalampasan, paano kanya pagkakatiwalaan? So, ganun po yun. Kaya, we are so blessed po, ano, kapag tayo po ay may mga trials na pinagdadaanan, minsan, kasi napapansin tayo ng Diyos eh. Kasi kung tayo ay hindi na pinapansin ng Diyos, ibig sabihin, hindi po tayo mahalaga sa Panginoon. Kaliwali ka, yun ang sabi niya. Pero kapag tayo po ay napapansin ng Diyos, mahal ako ng Diyos. May gusto ang Diyos na ipatuwid sa akin. May mali pa akong ginagawa. May kulang pa sa akin. Sabi ng Diyos, tanggalin mo yan, ituwid mo yan. So, ibig sabihin, love tayo ni Lord kasi napapansin niya tayo. Amen? Sabi nga po sa Hebrew 13 verse 5, as He promised that He will never leave us nor forsake us. So, iyon po yung pinangako ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat matakot anuman yung pinagdadaan natin. Minsan, una lang yan eh. Pero, pag na, ay, hindi, kasama ko si Lord. Amen? God can create something from you. If you are afraid, He will give you courage para gamitin ka na ng Diyos. Sa atin po, ano, na mga tinawag ng Diyos, sa atin na mga servant ng ating Panginoon, pwedeng gumawa ang Diyos sa buhay mo ng mga bagay na hindi mo inaakalang kaya mong gawin. Bakit? Hindi naman ikaw ang gagawa nun eh. Ang Diyos, gagawin yun ng Panginoon, i-empower ka niya, i-anoint ka ng Panginoon para magamit ka niya. Amen? Kaya nga po, ano, when God commanded to Moses to bring out His people from Egypt, from slavery, imagine that, 400 years na sila ay naging slave. Pero, ginamit ng Diyos si Moses para sila ilabas sa Egypt. Pero ano po ang first response ni Moses? Alam naman po natin na si Moses ay inineklan niya ang Diyos. Ayaw sabi, hindi ako marunong magsalita, sabi ni Moses. Takot si Moses kasi hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kapag nakaharap niya si Pharaoh. Pero anong ginawa ng Diyos? Ay in-empower ng Panginoon si Pharaoh
binigyan siya ng kapangyarihan, tinuruan siya ng Panginoon na ito ang gawin mo, at ipapakita ko sa kanya na ako ang Diyos. Ano ba ang sinabi ng Panginoon kay Moses? Ang sabi niya, di ba, patitigasin ko ang puso niya ni Pero para ipakita ko sa kanya na ako ang Diyos. Amen? So, napakahalaga po na handa ang ating puso na magpagamit sa Panginoon. Sapagkat kung hindi man tayo handa, ay hindi tayo magagamit ng Panginoon po. Sabi po sa Exodus 14 verse 4, "And I will harden the Pharaoh's heart, and he will pursue them, and I will get glory over Pharaoh and all his host, and the Egyptians shall know that I am the Lord," and they did so. So, kumbaga, dahil ang Diyos nga po ay sovereign and supreme power, ibig sabihin, madali lang niyang ilabas yung mga Israelite sa Egypt nang napakasimple. Pero hindi yun eh. May prosesong ginawa ang Diyos. Sabi niya nga eh, patitigasin ko ang puso ni Pero para hindi kayo payagan. So, which is nangyari po, di ba? Hindi sila pinayagan, ayaw eh. Nakikipagtaan, nakikipaglaban pa nga yung kanyang mga mangkukulam eh. Anong tawag doon sa mga witch, yung mga black sorcerer. Mga sorcerer nila eh. Witch. Oh, ginawa niyang ahas yung tungkod niya. Oh, di tinapatan din nila, kaya din nila. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Di ba? Nagkaroon sila ng kuwan, na yung plague. Yung parang pandemic. Kumbaga, parang pandemic. Di ba? Naging dugo ang ilog, ang dami mga insekto, at ang dami pa. So, doon na nirecognize ni Pero na hindi niya kaya ang Diyos. So, kaya sila pinayagan. So, at least, natupad yung nais ng Panginoon na ipakita sa kanila na ako ang Diyos at hindi nyo ako kakaya. Amen? So sabi to, when God gave promise, He will fulfill. When need only to follow and obey His instruction. God is not irresponsible that He will let you suffer and die if you obey Him. So ang Panginoon po kapag nag-promise, ano po, tinutupad niya. Pag sinabi niyang, ililigtas kita. When, nung sinabi niya kay Moses, ilabas mo ang mga Israelite, ang mga Hudyo sa pagiging slave nila, tinupad niya yun. Ngayon, pero, di ba, yung Red Sea, yun yung obstacle eh. Kung tutuusin natin, kung iisipin natin sa ating sariling kakayan, sa ating sariling karunungan, dead end eh. Patay na tayo, yari na tayo. At nasa likod natin, a few kilometers behind us, ay yung Egyptian army. At ang purpose ng mga Egyptian army, hindi lang kayo basta hulin at ibalik eh. Patayin kayong lahat. Pero God promised to Moses that I am with you. Ilabas mo yung mga Israelites doon at dalhin mo sa promised land. Ibig sabihin, pinangako na ng Diyos eh. So whatever obstacle along the way, ang Diyos nang bahala doon. Ang gawin lang natin, sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Ang mahirap kasi minsan po sa atin, ito ang sinabi ng Diyos, sumunod tayo partially, but nung meron na tayong kinaharap na problema, nagreklamo na tayo. Pero si Moses hindi eh. Nanatili yung kanyang pananampalataya, yung faith niya kay Lord, kaya anong ginawa niya? Alam niya na ang Diyos gagawa ng paraan eh, para sila ay hindi ma-stuck doon. Alam natin po kung ano nangyari. God, iniwan niya yung kuwan. God opened the sea para sila ay makadaan. At hindi sila inabutan ng mga Egyptian army. So, ganun po ang Diyos gumawa. Ganun po ang Diyos kapag nangako, tinututuo niya, ginagawa niya. Kasi ang Diyos hindi po yan nagbibiro. Katulad ng tao. At ang Diyos, hindi po yan nagbabago. Ipinangako niya to, gagawin niya to, tutuparin niya to. Amen? But when we disobey Him, God also appear judge. Ang Diyos ay mabait. Ano po? Pero kapag tayo po ay sumuway sa Kanya, He will judge us based on what we do. Amen.
kung ano yung ginawa natin ay pananagutan natin yun sa Panginoon. Kaya po, napakahalaga po na tayo ay sumusunod sa Diyos. Alam naman po natin ang kwento ng mga Israelites, no? Na siguro yung distance sa pupuntahan nila sa Promised Land is around 2 years, 3 years to 5 years journey lang kung dire-diretso. Pero ano po nangyari sa kanya? Nagreklamo sila, nagmurmur sila, kaya nagpaikot-ikot sila ng 40 years sa wilderness. And napakarami po sa kanila ang hindi nakarating sa Promised Land. Amen? The same thing din po sa atin. While we are waiting upon the Lord, kung tayo po ay magmumurmur, kung tayo po ay magre-reklamo, kung tayo po ay hindi susunod sa pinagagawa ng Diyos sa atin, malamang po hindi tayo makakarating sa Promised Land. At sa palagay ko po, hindi rin natin aabutan ang pagbabalik ng Diyos. Maaring doon sa panahon na pagbalik ng Panginoon, ay wala na tayo doon sa dapat na inaasahan ng Diyos na naroon tayo. Kaya po napakahalaga po ano, na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Sabi po sa C3, learn to discern God's movement in our problems. So, paano po? We believer that all are we believer that all of us are having a problem. Meron po tayong mga problema sa bawat isa po tayo. Hindi po normal sa isang tao na wala kang problema. Lahat po tayo may mga problema. Meron lamang po tayong magkakaibang solusyon kung paano natin susolusyunan yung ating mga problema. Amen? Kasi, ang nangyayari minsan, yun nga po sabi kanina na minsan tayo nang gumagawa ng mga solusyon sa ating problema. Hindi na natin sinasangguni sa Panginoon. Pero dapat po palaging involved ang ating Panginoon, di po ba? So, as a Christian, we must have a time for God para lalong-lalo na po kapag tayo po may mga problema. Sapagkat, alam po ng Panginoon ang mga solusyon sa mga problema ngayon. Para po hindi tayo dun lang nagpo-focus palagi sa ating mga problema, ano po? For us to know what His plan for us, so God po will give us the solution kapag nandun palagi tayo nakikipag-usap sa Diyos. Ang problema ay normal lang po sa atin. Pero ang solusyon po, doon po tayo nagkakaroon ng iba-ibang gagawin. Pero kung ang solusyon ay ibinigay ng Panginoon sa iyo, sigurado po yun, hindi po tayo maliligaw. Sabi po sa 1 Corinthians 2 verse 10, but God had revealed that but God had revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searches all things, the deep things of God. So, ang banal na Espiritu, i-reveal niya po sa atin kung anong solusyon na dapat. Through the Holy Spirit, i-reveal ng Diyos na, anak, ito ang gawin mong solusyon niya sa problema mo na yan. Para hindi ka mapahama. Only those with God, Spirit can understand the truth revealed by God, including Christ crucified for human sinfulness. So, ano pong ibig sabihin nito? So, tayo lang daw po na may Espiritu, o yung mga yung may mga Espiritu ng Diyos, ang makakaunawa kung ano ba ang inire-reveal ng Panginoon. Kasi, even though, alam po natin, ano, before tayo po maging Kristiyano, maging born again, hindi natin, marami tayong mga hindi nauunawaan sa Bible eh. Na iniisip natin mga simpleng paliwanag lang o simpleng kahulugan, pero hindi po yun. Hindi natin alam yung totoong ibig sabihin ng Diyos. Kasi sabi niya po dito na i-reveal lang ng Panginoon yung katotohanan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Pero, but those without God's Spirit are limited to what can be observed and worked out with human reason. So, napaka-importante po na maunawaan natin kung ano ang mga revelation ng Diyos para sa atin. Sabi po dito, the result of waiting upon the Lord ay shall renew their strength. Number two po, they shall mount up with wings like eagles. Number three, they shall run not be weary. Number four, they shall walk and not in vain. So, sa number one po, sabi dito,
shall renew their strength. So ano pong ibig sabihin nito? Meaning, resting in the presence of God by allowing Him to take charge in everything that we worry. So, ibig sabihin ito, para ma-renew yung ating strength, dapat po ay resting in God, sabi niya po. Ano pong ibig sabihin ng resting in God? Hindi po tayo yung nagpapahinga lang sa bahay na literal na nagpapahinga para magbumalik yung lakas, hindi po eh. Resting in God. So, nandun tayo yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. So, i-unload natin yung ating mga kabigatan sa Diyos habang tayo ay bibigyan ng Panginoon ng mga bagong solusyon sa ating mga problema. Believing that He is sufficient and powerful, those who trust in Him must be strong in faith to contend with their trials into triumph. So, kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, yung ating mga problema ay i-convert from trials to triumph. Amen. Amen? So, yung mga pagsubok to yung tagumpay. So, yun po ang pangako ng Diyos. Because we believe, give us trial, He is preparing something better or blessing. Amen? Sabi po sa Matthew 11 verse 28, come to me, all who labor and heavily laden, and I will give you rest. So sa bawat kabigatan po natin, tayo po ay narito pa sa mundo. Hindi po tayo robot, tayo po ay napapagod din. Amen. Pero dapat po ay alam natin yung promises ni Lord. Gawin natin yung promises ni Lord. Nakasabi niya nga, kayong lahat na nabibigatan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi po yung kapag tayo nabibigatan, tatalikuran na natin si Lord, ayaw ko na dyan. Matrabaho dyan. Pagod ako palagi dyan. Wala akong tulog palagi. Hindi po ganun. Lumapit, the more na tayo po ay nabibigatan, ay lalo pa tayong lumapit kay Lord. Maaring tayo nabibigatan kasi mali yung ating pagkakaunawa sa nais ng Panginoon sa atin. Amen? So, dapat po ganun. Sabi po sa number 2, they shall mount up with wings like eagle. God want us to be like eagles. Bakit po kaya pinili ng Diyos na ikumpara tayo sa mga agila? Kasi sabi niya po dito, they shall mount up like wings like eagle. God want us to be like eagle. So bakit po kaya nais ng Diyos na tayo ay ikumpara sa mga agila? Hindi sa hindi sa elepante. So ito po ang sabi rito, ano po? What is the characteristic of eagle? So alamin po natin dito bakit tayo po ay ihinalintulad sa isang agila. Eagle is the most strongest bird in the sky due to their gracefulness, balance, aggression, and fantastic eyesight. So, ibig sabihin ay hindi po ordinaryong ibon lamang ang isang agila. Ano po? Kaya nais ng Diyos na tayo ay katulad nila. Hindi lang basta ordinaryong tao lamang na madaling matalo, madaling matumba sa pagsubok. Hindi yun ang nais ng Diyos sa atin. Kasi ang isang agila ay sinasabi dito na strongest bird. Gusto ng Diyos na tayo ay we are the strongest man in terms of serving Him or in terms of yung mga trials na dumadating sa ating buhay. Dapat hindi tayo basta-basta na nagagapi. Eagle eyesight is up to 8 times stronger than human. So imagine mo yung paningin nila, napakatalim, napakatalas. Kung tayo ay humahayon yung paningin natin ay umaabot ng 10 kilometers sa open field, sila po 8 times. Imagine mo gano'ng kalayo. So gusto ng ating Panginoon, katulad tayo ng mga agila na may matalim, matalas na paningin, na makita natin yung mga bagay na tama at yung mga bagay na mali. Madiscern natin yung pagkakaiba ng pwede sa Panginoon at yung hindi pwede sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Na kahit minsan ay parehas sila, they are almost the same, pero alam natin
na may mali, hindi yan parehas. So yun ang gusto ng Diyos na makita natin, kaya ihinalintulad tayo sa isang agila. Amen? They are extraordinary hunter with extremely impressive impressive wingspan. So, sila daw po ay parang mga hunter, mga mangangaso, or di ba ang mga mangangaso, ano ba sila? Yung mga usa, hindi yan pwedeng hulihin ng ordinaryo tao lang. Pero yung mga hunter, madali lang nilang hulihin yan. Sanay sila, may special skills sila. Ganon din po ang gusto ng Diyos para sa atin. May special skills tayo na kapag merong mga tao dyan, kailangan hulihin natin para sa Panginoon. Sineran natin ang salita ng Diyos, hindi nila maunawaan. God, binigyan tayo ng Panginoon ng special skills para arukin yung pag-uugali, mga attitude ng mga taong ito upang maunawaan nila yung nais ng Diyos para sa kanila. Upang mahuli natin sila for the Lord. Yun ang nais ng Diyos para tayo ay bakit tayo ikinumpara sa kanila. Sabi ko sa agila, they stand as living symbol of freedom, power, and peace. So dapat po, ang isang Kristiyano ay katulad din ito, may freedom. Freedom of what? Freedom gumawa ng kalokohan? No, hindi po yun. Freedom na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao. Hindi tayo natatakot kasi alam natin na nasa atin, kasama natin ang Diyos. Power. Dapat po nandun yung power natin. Power na hindi mangapi ng ibang tao. Power na tumulong sa mga tao na alam natin na kailangan ang salita ng Panginoon. Yun po ang nais niya. Peace. Peace of mind. Dapat po nandun yung peace of mind natin na hindi sa kaunting pagsubok lamang bumibigay na tayo. Hindi sa mga bagay lang na alam natin na napakasimple, nagrarattle na tayo. Hindi na tayo makausap, na wala na, iba na yung nangyayari. Hindi po yun ang nais ng Diyos. Kaya tayo ikinumpara sa mga agila. Dahil they are symbol of freedom, power, and peace. Amen? So, when we are in the presence of God, we should have freedom to exercise yung kanya pong will. Hindi yung will natin. Sabi po dito, ang eagle, their grip is up to 10 times stronger than human. Excuse me. Imagine mo kapag yung grippings nila, kaya pala kaya nilang dumagit ng kahit mas malaki sa kanila, hindi nila nabibitaw. Once na hinawakan nila isang bagay, hindi na yan bibitawan, hindi na yan mawal, kahit ano pa ang gawin ng mga kuha na yun, hindi mawal. The same thing with us po. Dapat yung grip natin na ganun din kalakas. Yung grip natin sa Panginoon. Na kapag tayo ay nandun, hindi yung konting pagsubok lang, aayaw na tayo kay Lord. Konting problema lang, aayaw na tayo sa Panginoon. Hindi. Dapat nandun tayo, ganun din tayo sa ating Panginoon na hindi natin iiwanan ng Diyos, hindi tayo bibitaw, kahit ano man ang pagdaanan, may problema man, tatlo man tayo rito o apat, magpapatuloy tayo para kay Lord. Ganun tayo, hindi basta-basta madidistract. Amen. Amen. Di po ba? Ganun kaya tayo ay ihinalintulad sa isang agila. Because if we are strong enough, we can stand against any trials we may facing along the way while we are waiting for the Lord. Amen. So, number 3 po, they shall run not be weary. Ito pong ibig sabihin niya. Therefore, it is very important for us to be fully dependent to God. God is strength and power. Amen? Because if we just depend on our strength, we will fail. We will get that, especially po, if our effort are no one appreciate. Minsan po nangyayari yan sa church. Sabi nga po dito, excuse me po, they shall run, not be weary. Kapag tayo po ay yung, alam run, yung nagbigay na tayo ng sobrang effort kulang sa pambahan o sa ating personal na buhay, pero walang nakaka-appreciate sa ginagawa natin. Samantalang yun, maliit yung ginawa, pero pinupuri.
Huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong huminto sa paggawa. Sapagkat ang Diyos nakikita niya yun. Hayaan mo yung sinasabi dyan na ito si ganito o si ganyan. Hayaan mo siya. Sapagkat ang Diyos nakikita niya yung ginagawa mo. Huwag tayo pong na hihinto. Patuloy lang po tayo. Kahit wala mong pumapansin sa atin. Kahit hindi man tayo purihin. Hayaan mo sila. Sapagkat pinupuri po natin ang Panginoon dahil sa ating mga ginagawa. Amen. Amen? So number 4 po. Lapit na po tayo. They shall walk and not in faint. So, in our Christian walk, we should know our goal. Sapagkat kung wala po tayong goal, ay wala pong direksyon yung ating ginagawa. Our goal is to wait upon the Lord. Amen? How can we achieve our goal if we are weak, di ba? Kaya kailangan dapat po ay malakas tayo. Hindi tayo basta-basta susunod. Amen? Napakahalaga ng goal natin. Ang goal natin dito bilang isang Kristiyano, servant ng Panginoon is wait upon the Lord. Iyon ang ating main goal. So, dapat po manatili iyon upang ma-achieve natin yun. Amen? And therefore, we must focus our eyes on Jesus and not on the distraction around us. So, dapat po palagi for us to achieve the goal natin na wait upon the Lord ay dapat focus lang tayo kay Lord. Amen? Sapagkat ang sabi niya sa 2 Corinthians verse 7, we walk by faith and not by sight. Sapagkat kapag tayo po ay lumakad sa ayon sa ating mga nakikita lamang, napakaraming distraction na pwede magpahina sa atin. Pero kapag tayo po ay lumakad sa mga bagay na nakikita natin, ay tayo po ay magpapatulog. Amen. Even though that we may not see God working sa ating buhay, but we still trust and believe that He is doing something po sa ating buhay. Sapagkat alam natin, di man natin nakikita ang Diyos physically, but we feel, we believe, we faith that ang Panginoon ay nandyan na nagwo-work siya sa ating buhay. Amen? So, para po sa ating conclusion, tapos na po tayo. Sabi po dito, God promised not to leave us nor forsake us. So, hindi po natin kailangang matakot, hindi natin kailangang mapagod, kasi this is God's promise po. Hindi niya tayo iwanan. We wait not by sight, but by faith. Ayun nga po, ano po. Kahit hindi natin nararamdaman minsan na ang Panginoon ay hindi nag-work sa atin, manatili po ang ating pananampalataya na ang Diyos ay nandyan. Sa mga bagay, sa mga nais natin, ang Diyos ay ang gagawa ng ating solusyon sa mga yun. Wait upon the Lord and you will once again soar like an eagle. Huwag po tayo magpagod sa pag-aantay sa Panginoon. Bagkus, tayo po ay maging katulad ng isang agila. Amen? Na alam niyo po, ang isang agila ay ang isang karakteristik niya, kapag po may bagyo, ang isang agila ay lumilipad na mas mataas doon sa hangin ng bagyo. At yung hangin, malakas na hangin, ay ginagamit po niya yun to pre-fly. Para po silang nagpapatianod sa hangin upang siya ay makapagpahinga. So dapat the same thing din po sa atin. Na yung mga pagsubok, gamitin natin para tayo ay lalong lumakas. Wag tayong magpadaig doon. Katulad ng agila, na dapat ang bagyo ay kalaban nila. Pero hindi, ginagamit pa nila yun para sila ay makapagpahinga. Ibubuka lang niya yung pakpak niya at magpapatianod habang siya ay nagpapahinga. So dapat din po ganun tayo. Hindi po magpahinga sa Panginoon. Amen? So sabi po sa Romans 8 verse 25, but if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. So huwag po tayong magsawa, huwag tayong mapagod. Nandun yung persevere natin na mag-antay sa Panginoon. Sapagkat po, ang ating pag-aantay ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Amen? So maraming salamat po at let us pray po. Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa iyong banal na salita na again, you remind us, Panginoon, na hindi kami basta-basta dapat sumusuko,
bagkus kami ay maging tulad ng isang agila na gamitin ang mga sitwasyon upang kami